Tapos sinasabi nila, kaya ni BP Levy, dahil meron tayong mga sinasabi, may mga pasaway, hindi nagsusot ng mask, eh, ngayon, pati yung face shield, kailangan na. Eh, overwhelming naman daw ang mga Pilipino na sumusunod sa mga palatuntunan on safety protocols. In fact, nag-cite pa siya ng survey ng SWS, mga 81% o 87% ang sumusunod. And meron pa nga ang international survey, 91% daw. O ibig sabihin, pinagbigay mo na 91%. O anong ibig sabihin, 9% ng 105 million ang hindi sumusunod. O ilan yun? Halos 10 million yun. E samantalang, yung pong coronavirus, nag-umpisa lang yun sa isa nga. Isang tao lang. Nung dumating sa Pilipinas yung Chinese woman na yun, doon nag-umpisa I mean, can you imagine kung ilang libo ang hindi sumusunod? O kahit nga lima hindi ba exponential nga? Mahawa lang yung isa, yung lahat na dadaanan niya, hahawaan niya. Yun ang sinasabi, kaya ngayon, marirealize na ninyo na yung ginawa ni Presidenteng lockdown talagang nakakaputol o sira sa wata ng pagkalat ng virus. Si Presidente po, ngayon kinikriticize na naman. Dahil daw, binanatan niya mga health workers. Alam po ninyo, yung sinasabi ni Presidente, nag-meeting nga naman kayo publicly. Lahat nakakaalam ng meeting nyo. Pwede naman kayo, hindi ba, sabi natin nga kay BP Lenny, hindi ka naman kailangang tumawag ng press con para punahin mo o mag-suggest. Pwede mo naman tawagan ang isa sa amin o kaya i-arrange natin. Magpadala ka ng sulat, babasahin. Ganon din po yung mga doktor. Alam niyo po ba, ako po, nung natanggap ko kagad yung letter ng doktor, yun po yung pinadala ko. Immediately, kay First Lady, para makarating kagad yung Presidente. Yun ang ayaw ni Presidente, pwede naman kayong open naman po lahat Katunayan, mga doktor, mga doktores. Naku, isang text nyo lang sa akin o sa mga cabinet members, makararating kagad kay Presidente yan. Kasi pag kayo nagpe-press con, parang lumalabas. Gaya nga na sinabi ni Presidente, you're trying to demean this government to which you belong. Pwede naman natin, gaya nga ng ginagawa nito si Tony Liachon, napagbigyan na nga, marami pang kiyaw-kiyaw na ginagawa. Yan ang mahirap kasi dyan. Pwede, yan po, kung nagkakaisa lamang tayo. By the way, Dr. Tony Liachon, hindi naman sa doon sa Zoom meeting ng lahat ng mga doktor, wala ka doon. Why? Hindi ka inimbitan, obviously. Dahil kung inimbitan ka, nandun ka. Dahil Zoom lang naman yun. Sabi mo, nanood ka lang. Anong ibig sabihin? It means na yung reputasyon mo talaga sa mga doktor, hindi maganda gaya ng mga sinasabi sa akin ng mga kasama mo rin. Kaya po pwede ba, tama na yung pagpapapapil mo. Kung gusto mong tumulong, may access ka naman kay Hari, may access ka kay Sec Duque. Yung akin naman, pwede mo lang i-text sa akin yan. Alam mo naman ang you can just get my number anywhere. Dahil open naman ang ating telepono. Sana po magtulungan po tayo. Batay po sa pag-aaral, yung pong pagsusot ng face shield kasama yung pagsusot ng mga face mask, pati yung physical distancing. Pinapababa nito yung kakayahan ng virus o ng coronavirus na lumipat mula sa isang tao hanggang sa kabila o mula sa isang bagay papunta sa tao. At yung pong IATF ay mayroong resolusyon na nire-require ang lahat ng LGUs upang mag-impose ng localized community quarantine and in order to ensure the availability of identified quarantine facilities in critical areas with community transmission. Samantala, yung pong DSWD nagpayag na sa ngayon ay 55 billion pesos na ang naibibigay yung ating pong tinatawag na SAP or Social Amelioration
program. Marami na po, nakadalawang tranche na po tayo. At mga 8,405,000 Filipinos, 298 low-income families na nakatanggap nito. Sa madalit sabi, total, yan ang sinabi ko sa kanyo kanina, 55 million plus. Yung pong aid distribution, siguro hanggang August 15. Hopefully, tatapusin natin kasi napakalawak ng Pilipinas. Kaya abangan nyo na lang po. Samantala, yung pong Dole, Undersecretary Bellio, ay pinapahayag na malaki na ang nakabalik ng mga OFW sa ating bansa. 114,000 returning overseas Filipino workers have been reunited. Nakasama na nila ang kanilang mga pamilya sa kanilang mga probinsya. At binigyan din po sila, siyempre, ng ayuda sa transportasyon. At ito yung nagsimula pa noong mga gitna ng Mayo. And yung pong mga nakabalik dito, siyempre pinadala na sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Kaya maligaya na sila. Ito po nga palang airport. Itong new international port construction sa Cebu ay magsisimula na rin. At ito ay magsisimula ngayong taon. And hopefully yung pong mga deadlines na sinet nila sa kanilang mga sarili ay mapatutupad na natin. Ito pong proyektong ito, isa ito sa mga flagship projects ng Administrasyong Duterte dun po sa Build Infrastructure Program. Punta naman po natin yung sa DAR naman. Sinasabi po ni Secretary DAR. Ay hindi, Department of Agricultural Reform. Sinasabi po ni, sino ba yung ating secretary dito? Si Secretary Castriones. Apat na farmers beneficiaries na ang dyan po sa Southern Leyte, nabigyan ng Certificate of Land Ownership Award galing sa DAR. At inasistiyan din po ang mga 65 farmers across the region ng DAR. Ganun din po itong ngayong Hulyo, yung distribution po ng crop production import starter kits, ang target nito mga 4,000 mahigit na beneficiary. Samantala, ito pong processing naman ng infra permits. Mula po sa, hindi tayo nagkakamali, masyadong matagal kaya ang dami nagreklamo, nagka-loko-loko itong tungkol sa mga permit. Pinababaan na po sa utos ni Presidente, 16 to 20 days na lamang. Para, alam niyo po kasi pag pinapatagal niyo, sabi nga ni Presidente, siguradong may corruption dyan. Kasi bakit niyo pinatatagal, pinababalik-balik niyo? Yan ang pinaka-esensya nung kung bakit kailangan ma-reduce. Si Secretary Unasa naman po ay sinusuportahan yung tawag ng Pangulo na magkaroon ng madali ang improvement sa serbisyo ng mga telcos. Ang narinig natin doon, kulang daw ng mga towers. At nung sila ay kinonfront about the lack of towers, ang sagot nga nila, paano, magtayo ka lang ng isang tower, inaabutin kami ng siyam-siyam ng kumuha ng mga permit. Iyan ang katotohanan dyan. Meanwhile, meron na po tayong bagong status sa quarantine. At ito ay modified ECQ. Ito po ay sa pagbibigay tugon sa tawag ng mga doktor. Natatandaan niyo po nung Biyernes ng hapon, nagkaroon sila ng Zoom conference at nanawagan sila na kung maaari, bigyan sila ng respite o break o time out sapagkat sa ngayon sa kanila,
yung daw pong kanilang mga health workers, eh, pagal na, pagod na, at natatakot sila na marami daw ang nagkakasakit sa kanila. May mga nagbibitiw para ng tungkulin. At baka ma-overwhelm na sila, hindi na tuloy sila mga tugon sa pagbibigay ng tamang medisina, tamang pag-treat sa mga pasyente. Marami pong mga medical society, siguro mga 4 na po ang nag-meeting sa kanila. And